Gandang umaga. Ngayon i-review natin itong Blue Yeti AB3A na may 600 watts na capacity at 268 watts per hour, kung di ako nagkakamali. So ang mga features or functions ng Blue Yeti na ito. So mayroon itong LCD nila na makikita natin yung ilang percent na lang yung baterya. So ngayon 100% ito at may capacity na 30 hours kapag hindi ginagamit. So kapag nagkakarga tayo, halimbawa yung solar or mula sa linya ng kuryente, so dito malalaman yung input. Tapos ang paggamit natin is dito sa output. Meron din itong car charger. Ito. Yan. Yan. So dito, kapag may sasakyan ka, pwede lang din itong gamitin dito. So yan, may mga iba pang chargers dito. Tapos may USB port din, may type C. So maganda ito para sa mga bagong model na phone or kaya sa laptop. Trinay namin yung laptop dito, Mac. So gumana siya. And then sa baba naman dito yung charger ng kuryente. So yan, dito may cord dito, so dito sinasaksak. Tapos dito rin yung para sa solar galing. So may circuit protector, ayan, kapag hindi stable yung supply ng kuryente, nag-automatic itong i-protect niya yung unit natin. So ito rin naman is yung outlet. Ayan, marami yan kung ano yung klaseng ang tawag dito, yung ulo ng ng mga cord. So pwede dito, basta ayan kasya naman dyan. So may on ito, ayan. So kapag nagkulay green, di ba yan, kapag nagkulay green, so ibig sabihin nagpa-function na itong itong outlet. So meron din itong ilaw, yan, for emergency yan. So tatlong klase yan. Oo. So ito yung features or yung mga functions ng EB3A. So dito naman sa taas, ayan, may wireless charging output na may 15 watts. So hindi ko pa ito na try, pero base dun sa manual na nakita natin, nabasa natin, is dapat i-on natin tong DC output. Siguro naka-on din yung Bluetooth kasi automatic na itong nagkukonect sa Bluetooth. So tatry natin mamaya, susubukan natin kung gagana ba yung wireless charging output. So meron din silang pinadala na manual. Yan. Kaya lang ang problema sa manual ay walang English translation. So Chinese yung nakasulat. So buti na lang yung seller nito, dun sa mga concerns namin, is mabilis naman yung response nila sa mga tanong namin. So ayan, nabigyan tayo ng English manual ng Blue Yeti EB3A. So meron itong, ayun, sinabi ko kanina, mga chargers, ito lang yung pinadala. Wala yung pang solar, so parang kailangan bilhin mo ng separate. Pero sabi niya sana ng seller is dapat ipapadala, pero hindi na nila na, siguro hindi na napadala sa atin. So may face sana ito na solar charger or cord. Yan, so ito pang kuryente. So kahapon pala, isa sa challenges natin kahapon is hindi gagana yung, hindi natin naintindihan yung manual. O nga, kasi nga hindi English ito. So ilang beses ako pabalik-balik dun sa kuryente na kapitbahay namin, tapos tinatry namin, tapos hindi gumagana. O so kahapon nasa 30% na lang ito. So pagkakuha natin nasa 64%, so nagamit natin. Tapos ayun, trinay natin. So after mga chinards ko ng mga 3 hours from alas 3:30 to 7, bumalik ako. So naano ako kasi bakit nag 27% na lang. Tapos sabi ng chinarjan ko na tinanggal na nila, tinanggal nila kasi parang ayun, parang sasabog daw, parang may kumukulo. Yun pala, mayroong fan dito sa loob na kapag na-detect na mainit na yung itong unit, so automatic na gumagana yung
So automatic na gumagana yung fan dito. Tapos dito naman yung exhaust niya papalabas. So ayan. Oo. So yun nga na dapat sa mga bibili kasi tiningnan namin yung YouTube or kahit dun sa website ng ano, kahit sa app ng Bluetti, tiningnan namin kung ano yung halimbawa pag na-charge mo ito sa kuryente o ano bang tawag dun, pag charge mo dun sa may kuryente na so kailangan pala na kapag charge mo ito is automatic na kapag naka-charge na ito sa kuryente, iilaw itong itong LCD, tapos makikita mo yung yan dito, di-display yung UPS tapos AC-DC. So kailangan kapag nag-charge ka dun sa kuryente, kailangan mong makita yung UPS na nag-stabilize, hindi yung pumipitik-pitik kasi hindi yun nag-charge. So yun pala, yun yung unang pagkakamali namin na hindi namin nakita kung ano yung kulang. So lahat research na namin, YouTube, Facebook, so lahat-lahat. So yun pala, yun sa English translation, nakita namin na pwedeng ano yun, i-bypass. Mayroon doon na i-bypass yung parang sa kuryente is kailangan na ito yung gagawin natin. So una, dapat yung UPS naka-display at saka yung itong naka-outlet is dapat yan. Naka-display yung naka-on yung AC natin. So makikita yan dito kung nagpa-function. Ayan. So ganito, para next time marami akong nakikita sa ano, sa YouTube na sinasabi na na huwag bibilhin kasi na-scam tapos ang mahal. Pero yun na nga, na may other way pala na para mag-charge, lalo na pag nakita ninyo na nagpa-function itong umiilaw kapag sinaksak sa kuryente. Oo. So kapag umiilaw ito pero hindi gumagalaw yung input, ibig sabihin walang pumapasok na kuryente. So ito yung pindutin mo tapos hayaan mo, kasi unang beses natin ito ginamit, so nasa 3 hours parang kumbaga ni-reboot niya yung unit. So pagbalik ko, imbis na 30% yung iniwan ko, naging 23%. So doon ako nag-alala, kaya sinabihan ko yung kapitbahay na ano, na mag-ano, sige, i-recharge ko ulit, tingnan ko kung gagana ba, i-increase. So far naman napakadali na lang kapag kumbaga kung na-reboot na itong unit. So mga nasa 30 to 40 minutes is fully charged na itong unit natin. So hinintay ko na lang hanggang sa nag 100%, kaya ngayon is 100% yung unit natin. So gamit na gamit itong Bluetti EB3A, lalo na yung ito, kasi gumagamit kami may Starlink. So far gumagana naman. So pero papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung Starlink dito. Yan. So tatry natin. May manual na ipinadala, kaya lang hindi natin maintindihan kasi Chinese yung nakasulat. So baka so isa 'yun sa parang nahirapan tayo. So isa 'yun sa mga nahirapan tayo na hindi natin mabasa kung ano yung dapat gawin natin, at isa rin yung sa nagdudulot ng pabalik-balik tayo kahapon kung ano ba yun, tas i-contact yung seller. Buti naman yung seller ng Bluetti is napaka-responsive naman sa mga concerns na i-encounter namin. So may pinadala na car charger, so pwede rin ito sa mga sasakyan. So dito sa salpak itong charger ng car. Tapos pag kuryente naman, dito naman sa bandang baba. Ayan. So tapos kung may solar ka, so dito rin. So yung solar na kailangan nito is 200 watts. So wala kaming solar, so yung ginagawa lang namin is chinacharge lang namin sa kapitbahay, malapit na kapitbahay. And then baba. So dito sinasaksak. So dito dito kinokonekta yung solar, and then ito naman yung outlet niya. So may ilaw din ito. Ayan. And then kapag gagamitin, so i-click lang natin kasi yung every ano niya,
may power. So tulad nitong ilaw, ayan, so meron. Oh, tapos ito ring para sa outlet kung gagamitin natin. Ayan. Kapag nagkulay green na, so ibig sabihin nagpa-function na itong outlet natin. So kapag may anong tawag doon, para hindi stable yung supply ng electricity, so may automatic na circuit protector dito. Ayan. So pipindutin lang ata ito, or naka-automatic na yan. Napaka-ano lang ito. So may mga USB ports din para sa cellphone, laptop. Trinay namin yung laptop dito, so gumagana din. Ayan. So sa bandang taas naman, may wireless charging output, 15 watts. Ayan. Then, ayan. So ayan, oh, kapag gumagamit ng ano, kaya ginagamit lang namin itong ano, itong Blue Yeti kapag may mga major na meetings lang online, saka sinasaksak itong Starlink, kasi malakas talaga yung kain at wala pa kaming solar panel para mag magkakarga nitong unit na ito. So yun lang, maraming salamat. Sana yung mga may concerns na hindi nagcha-charge is makikita ninyo, or makakatulong ito sa inyo upang yun na nga na na hindi pala ano, hindi may tamang paraan para upang magcha-charge yung unit natin. So maraming salamat sa panonood at magandang araw.